Paalala sa ilan nating kababayang tindero at supplier ng karne, huwag na humatigas ang ulo. Sundin na lang ang pamantayan ng mga otoridad at magbenta lamang ng mga malilinis na produkto. Sige kayo ha, baka humachempohan kayo ng pag-iinspeksyon tulad ng ginawa naman ng lokal na health o local health office ng Maynila. Ayon po sa kanila, yung ilan ay nasitatuloy, no? At kapag nananatili hong pasaway, syempre tuluyan ng ipapasara. Pasintabi lang po sa mga kumakain dahil medyo maselan po ang ilang footage sa istoryang dugyot. Panoorin po natin yan. May isa't kalahating buwan na ang nakararaan na magsagawa ng surprise inspection dito sa Leonor Rivera Street sa Blumentritt. Ang lugar na ito ang pangunahing pinagkukunan ng mga manok sa buong Maynila. At kaninang alas 3 ng umaga muli nagtungo Manila Health Department sa mga pwesto ng katayan ng manok upang alamin kung may nagbago nga ba sa sistema ng kalinisan sa mga tindahang ito. Sa unang pwesto pa lang, mainit ng eksena sa pagitan ng mga inspektor at ilang trabahador. Pusa! Dapat walang domesticated cat sa ating mga preparation area. At saka dapat yung preparation area natin, yan ganyan, na mesa yan, hindi sa floor. Pwede po makita yung business permit? Sino po ba pwede makausap kayo po, sir? Ang isang ito, pilit na itinatago ang kanyang mukha habang sumasagot sa inspektor. Sir, meron ba business permit? Patingnan na lang. Dapat po kasi ang business permit nakalagay po sa establishmento. Nakapaskil po dapat yan eh. Maliba na lang mo kung wala kasi wala namang ipapaskil. Meron ba talaga wala? Meron ang sukat. Alam mo, biglaan ko yun. Hindi naman natin. Sige, anong pangalan na mayari? Pati pangalan na mayari, iniisip po bawal natin yan. Pero nang hanapan na sila ng business, sanitary at health permit, walang maipakitang tindahan. Dahil sa mga paglabag na nakita ng mga inspektor, posible raw na mapasara ang kanilang tindahan. Ni-require natin yung mga tao ay magkaroon ng health certificates. Normally, ang aming procedure, bibigyan siya ng 7 days, pagkatapos may follow-up na another 7 days, lahat-lahat aabutin ng 21 days. Sunod na inspeksyon ng pwestong ito na nakitaan din ng mga kapabayaan. And yung discharge din ng mga dugo, ano, dapat may proper disposal din ng sewage, no? Sewage yan eh. Ang tawag na dyan, sewage eh, no? So dito, dapat tatanggalin niyo, walang bara dyan, ha? Kahit na unang beses pa lang itong nabisita ng mga inspektor, binigyan agad ang tindahang ito ng memo ng mga otoridad. Samantala, ang pwesto naman ito ni Mang Cesar Cruzat, ibang-iba na raw ang sahig at paraan ng pagbabalat ng manok. Malayong-malayo na raw kumpara sa nakuhanan natin nung nakaraang buwan. Noong kinakatay, iitsa rito, tapos may finishing touches. Ngayon, oh, maganda na. Simple lang siya. Pero this is the provision of the law. Hindi naman siya high-tech or what, pero kita mo, naka-elevated siya. Ayon kay Inspector San Gabriel, ang sanitary inspection report na kanilang inisyu sa mga katayan ng manok sa Maynila ay alinsunod sa mission order na ibinigay ng kanilang opisina. Kaya nga may mission order para doon ang authority to implement doon sa mga requirements ng PD 856. Sa kaso po ng mga manok, binigyan po natin sila ng inspection report, no? Ibig sabihin, padadaanin natin sa proseso. Kaya para sa mga patuloy na magiging pasaway, mula ngayong araw, bibilangan na lamang daw sila ng 3 linggo para sumunod sa mga patakaran sa kalinisan. Kung hindi, mapipilitan daw silang irekomenda na maipasarang tindahan. Nagpapasalamat ang on-call sa Manila Health Department sa inyong mabilis sa pag-aksyon. Aasahan po namin na patuloy ninyong tututukan ng mga pasaway na katayan nang sa gayon ay hindi na ito pamarisan. Kami naman dito sa On Call, patuloy na magbabantay sa ngalan ng serbisyong totoo.